mga pilot. Nandito na tayo sa harap ng Yamaha. Entrance ng Yamaha, mga pilot. Kaya nandito tayo ngayon upang maghanap ng ating bibilhin na isa po siyang Aerox. Yeah, pasok na tayo, mga pilot. Yeah. Hanap tayo dito. Bali, ito po yung ating napili, mga pilot, na bibilhin. Isa po siyang Aerox na 155. Magpipilat tayo ng warranty. It's been 3 days since I've seen you. Bali, nintay ko lang yung tawag ng cashier para bayaran na natin ng cash yung ating kukunin na motor, mga pilot. Ayun, nawag na tayo. Nabayaran na nung aking asawa yung kinuha nating motor, mga pilot. So ayan, katapos lang natin binayaran, i-set up na nila. Karamihan doon na lang kasi diferensya lang. Then, may number din pala siya doon. Ako sa ayun, may libreng gasolina tayo. Full tank. Ano lang ito, sir? Activation lang. Pagka may madaanan kayong gas station, paggas pa rin kayo, sir. Dito tayo. Ayun. Yung kulay green. Unleaded. Unleaded po. Yun kasi ang recommended, sir. Nasa manual po yun. Pero kung gusto mo man magpalit, after po ng first change oil nyo. One month after. Ano mas maganda, unleaded? This time po na. Lilitan niya na si sir. Yung helmet kasi nabigay ko na, hindi ba, no? Wala pa po. Sasama natin sa picture taking yun. Combination. Uy! Antar na siya. So, ayan sir, dalawang susi na po. Wala na kaming kopya nito, pakiingatan na lang. Oh. So, insert mo lang. Kaya pagbubuksan ng upuan, dapat nasa tapat ng open. Gitna. So, upuan, saka fuel. Okay, sir. Nasanay na ako, sir. Siguro nasa loob, no? Doon sa kanya, sir. Doon sa kanya, sir. Nasanay na rin ako. Kaya ginagamit din namin. Pero ano si daddy yun sa iyo, di ba sa loob yung gas? Warranty at saka manual po. Okay pa. Tapos ito pala, kaya hindi ko siya tinapon. Cut out mo na lang, sir, pag nasa inyo na, tapos somewhere dito, idikit mo. Kasi dito mo i-scan yung para sa Y-Connect. Hindi, pwede rin ito, diba? Ayan, pwede rin. Manual mong i-tatype yan. Pero ito yung i-scan lang ito, sir. Okay. I-scan mo na lang. Pwede rin yung ano, yung dalawa, tatanggal mo itong dalawang tornillo, tanggal mo yung takip. Meron din dyan barcode. Nandyan yung ano, motorcycle connect receiver. Okay. Pero yung cellphone mo, Android lang po, sir, ha, ang applicable. Pag na-install na or na-register na yung phone mo sa kanya, one time lang yon. Every time na i-activate mo siya, automatic na, hindi mo na kailangan mag-scan. Pag may iba ka na lang phone na gusto mo i-connect, saka lang po ulit. Pero dapat, one at a time lang. I-disconnect mo yung isang naka-connect para maka-connect yung isa. Hindi niya kaya ng dalawang cellphone.
Okay. So, speaking of MyConnect, mayroon kasing sinasabi sila na GPS. Hindi po siya GPS na mayroong history kung saan ka pumunta, saan lugar, wala pa siyang ganun. No? So ano lang siya, yung last connect mo lang. Kung saan ka huling nag-connect, doon lang malalaman. Kaya sir, pag magpa-park ka sir at naka-connect ka, mag-ingat ka sa paparkingan mo. Baka mag-connect ka doon sa bawal na parkingan, matidetect ka ni ma'am. So yun po yung purpose ng MyConnect. At the same time sir, dyan sa cellphone mo, makikita mo doon yung details ng motor mo, engine, chassis, nandiyan. So oppositely naman, kay cellphone, ay kay unit, may makikita ka rin notification galing kay cellphone. So pag may tumawag sa'yo or may nag-text, makikita mo dito sa gilid. Ito sarap. Mm. Mabilis lang kasi hindi pa siya nakakonnect eh. Pag nakakonnect, lalabas yan. Ayan. Yun, yung call at saka text. Mm. Pero sabi ng customer ko isa, sabi niya, ay, yung galing. Paano pag may nag-text sa akin, mababasa ko ba daw ba dito? Ah, sabi ko, hindi po. Tapos madedetect mo rin dyan yung battery ng cellphone. Yun, tama sir. Ito, nandito. Sa right side. Ayun. Yung bar na yun. So kung ilang bar na siya, yung cellphone mo. Once na naka-connect. Opo. So, yun, every time na naka-connect ka, so kailangan niya ng data. Sabi ng mga feedback na nababasa ko din, malakas yun sa baterya. Hindi naman. Depende, hindi ko rin mag-gets kung saan. Baterya ba ng motor o yung sa cellphone? Cellphone siguro. For sure. Cellphone. Feeling ko rin. Kasi pagka hindi niya kasi hinahilagin kung anong battery, parehas di battery yun. Oh. Feeling ko. Andali siya, di ba, pag nakadito yung charge? Yes, sir. Nakakarga yan. Anong, makikita mo dito, sir, sa voltmeter. Oh. Di ba, meron? Meron nga ba ito? Teka. Meron niya, meron. Oh. Yan. Hindi naman eh, malalaman mo kung bumaba ng bumaba talaga. Ang standard, sir, natin, ayun, demo ko na rin lang. Start tayo muna kay Odo. Ayan. So, 0-0, sir. So pag naka-i odometer ka, saka mo lang pwede ma-reset yung time. So anong oras na sa'yo sir? I-set natin. Sa cellphone. 3:30 kasi doon eh, sa amin. 3:26 dito eh. 3:26. So ilo-long press mo lang tong button. Ito, yan. Long press mo lang, magbi-blink yung hours dyan. Yun. Okay. Tapos palitan natin ng 3. Tapos long press, lipat siya doon sa minutes. Hanggang ma-reach natin yung 26. 27 na. Galing eh. Ayan, may oras na siya. One time setting lang yan. Pag naset mo na, yan na yung oras mo. Lolong press mo lang, naka-reset na siya. Okay. So, susunod na yan sa oras. No? Next naman po, from odometer monitoring, lilipat siya kay trip. Trip meaning gusto mo malaman yung pupuntahan mo, kung ilang kilometer ba doon. Makikita rin dito. Tapos, gusto mo na naman ulit i-back to zero, long press mo lang ulit. Reset na siya. Back to zero na. Next ulit, trip 2 or pangalawang biyahe. Hindi pangalawang bahay siya na. Pangalawang biyahe lang. So, ganun ulit. Monitoring lang ulit. Long press mo lang din. Long press. Zero ulit siya. So, pwede mo na rin siya maging guide para malaman kung magpapotential ka na. Oh. Yan, eksakto. Oo, oh, tama. Ayan, pwede mo na rin ano. Tama si sir, tama si sir. Kasi yung iba, sa odometer sir sila nagbibase. Nakakalito eh. Parang may buton-buton yung odometer. Oo, di ba? Ayan. Tapos, next. Fuel trip monitoring, ganun din, long press mo lang din. Ayan. Tapos next naman, fuel economy, fuel average consumption per kilometer, battery, yan, isa sa pinakamahalaga. Voltmeter, kasi battery operated tayo sir, wala tayong kick. No? So monitoring natin sa baterya, so far naman sir, experience namin, nasa guaranteed naman siya ng 1 to 2 years. So yung iba, medyo talagang tipid, walang accessories, consumption, maabot ng 3 taon na mataas pa. No? So monitoring lang tayo ninyo. Pag bumaba yan ng 12.0, mga 11 something, warning na yon. Hindi naman siya totally low. Hindi naman siya, kumbaga para startin mo yung motor, hindi naman siya. Hindi pahirapan, hindi po. Medyo nag-hard start, tawagin. Kasi pag check mo sa baterya mo, 11 something na lang pala, so pababa na siya. So warning na tayo, ma'am. Pupunta ka na kay Mrs. Mo, ma'am. Glad battery. Nasa 3.2 din, ma'am eh. 3.2 yung baterya natin. Pero maganda. Tapos next, oil. So pati sa langis may monitoring din monitor. Po. Paano malalaman? Magbi-blink siya. Magbi-blink siya kung ano na siya, palitin na. No? Pero ahead of time yan, ng schedule. Dapat sundin pa rin natin yung sa schedule. Yung first 1 month, sunod-sunod po yun sa warranty booklet.
Next naman is yung B-belt. Pati belt, pambelt natin, naka-monitor din. Okay, ano? Nandiyan na lahat indicator. Nandiyan na pala, ano? 12,000. Mm-mm. Ayan. So, kailangan na magpalit ng 12,000 sa auto? Yes, sir. Sa belt. Pero depende, sir, papakiramdaman mo. Kasi yun, technical sensor lang yun. So, pag na-detect niya ng mas maaga sa 12,000, kailangan mo rin sundin. I mean, ipacheck. Ipacheck. O, pag nag-blink siya, bakit kaya? Eh, nasa 12, ano pa lang, 9,000 pa lang yung tinatakbo ko. So, kailangan mo pa rin ipacheck. Bakit kaya? Maaring may na-sensor siya na baka may nakakalang. Kasi possible yan eh. Sa belt mo, baka may nakakalang na likabok or dumi. O kaya naman, mayroon siya siyang guhit. May guhit na. Kasi pag may guhit na po yung belt mo, iba na ang sizing, ano niya, lumuluwag na yun ng kote. So, dudulas yun. Dudulas. O may mga ganun. Pero napaka-minimal lang ng ganun case. Minimal lang. Next, backlight. So, backlight po dito po yun sa monitor natin. So, gusto mo siyang palitan, long press mo lang din. Nagbiblink siya, and then pindutin mo ulit pag gusto mo pumili, O3, O1, or O2. Alin po sa inyo sa 1, 2, 3. O3 na, para mas maliwanag. Oo. Oh. Hindi naman siguro po. O2. Pwedeng O2. Yan, pwede na yan. Mura lang naman sa Meralco yan. So, kung yan na napili mo, long press mo lang. Ayun na siya. No? So every time na may papalitan, long press lang. No, press. Tapos lipat-lipat kung may papalitan, no? So yun lang po. Balik tayo kay Odo. RPM pala sir, dual na siya. Ay sorry ma'am, magsuka ka. Ayan, dual na siya. Dalawa na siya. So standard muna sir, ha? Mula ngayon 40 to 50 lang muna or maximum mo 60. Maximum 60 ang pinaka speed. After po ng 1 month or first change oil, saka na mag-maximize ng speed. So, any question po? Okay. Wala na po. Yung helmet po. Ito na yung papel, no? Okay na. Helmet. Wala pong jacket? Wala pong jacket. Pag kumuha ka ngayon ng ano bang pwede, sporty. Bigyan ito, jacket. Thank you. Ayun na. Ayun na. Ito, with ICC na rin po naman siya. Pero siyempre, pagka long drive, may three helmet. Kay sir, full face pa rin. Pag mga long drive. Isa lang talaga yan, sir. Opo, sir. Isa lang. Dalawa ko binigay sa inyo, no? Ay, wala Ayan guys, ready to rumble na. Lalay lang sir, madulas dyan. Lalay lang sir, madulas. Danda, baka unang ano pa lang, gas-gas agad. Alright mga kapilat. Welcome to my YouTube channel. All right, rock and roll. Thank you po. So ayan, makapilat. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours. But dual, I'll keep doing mine. Okay, bring it down. Kapilat. Free. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside. Then you see me now, see me now, see now. I can see it now, see it now, see now. Okay, you'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline. Alright, this is
ayan, makapulat na iuwi na natin yung ating biniling motor. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain.